Hello guys, welcome back to my channel, no, Jay Custom Rides. Dito na naman tayo sa panibagong video. Sorry nga pala guys kung ngayon lang na naman ako nakapag-upload ng video natin, no. Sa video na to guys, ayan, nakikita niyo sa title. Paano ko ba napagana yung speed sensor ng rider dito sa Urusi DL150 natin, no. Ayan, papakita ko sa inyo guys na gumagana siya, na malinis ang pagkagawa nyo guys. Ayan, so doon ko pa rin nilagay yung placement ng sensor natin sa may engine sprocket. Mamaya guys papakita ko sa inyo kung paano yung ginawa ko. Buksan natin yung motor natin. Ayan. So papanda rin natin siya guys. Ayan. Essential na guys, maingay yung aking carburetor na flat slide. Guys, maingay talaga yung piston niyan. So, ipipremera natin guys. Yan guys, kung napapansin nyo guys, no, number 5 yung, ayan, nagre-reading na yung ating speedometer. So, ayun guys, na ganito yung ginawa ko guys. Pakita ko na sa inyo. Ayan siya guys. Bali, yung sensor pa rin ng rider yung ginamit ko na. Ayan. Sensor. Tapos, nagpagawa ko ng flat bar. Ayan. Tapos yung sensor guys, ayun siya. So, pagkasing ko muna guys, no, pakita ko sa inyo kung paano yung ginawa ko. So, una guys, gamit tayo ng Allen wrench. Ayan. Allen wrench. Tanggalin natin itong Allen wrench dito. Ayan. Natanggal natin yung sensor natin guys. Ito yung sensor natin. Ayan. Madumi na siya guys kasi ginamit ko yung motor ko guys sa Ninja Van. Nag-deliver ako kaya hindi rin ako nakapag-upload. Ayan. Hindi rin tayo mag-upload dahil busy. Ayan. So natanggal natin siya guys. Ayan. Tabi natin dyan. Tapos yung ating sensor guys. Ayan na. Ayan, di ba? Parang stock ng R150. Ayan. Guys. Ayan guys, ayan. So, tanggalin naman natin ang Allen din ito. So, good choice. Ito yung ating sensor guys, ayan. Nakalimutan ko na guys kung magkano, pero mura lang to, nasa 150 siguro o 100 plus lang siya. Ayan. Tapos maliit na bolt, ayan. Tapos sensor. So yung ginawa ko pala guys, no, sa dito, nagpa-welding ako guys, ayan. Kung napapansin nyo, pa-welding ako. Zoom natin. Ayan. Pa-welding ako dyan guys. Nang nut. Depende sa size guys, no? Pero sa tingin ko mga 12mm tong nut na nilagay ko dito. Nagpa-spot na ako guys yung welding na ginamit guys. Yung TIG welding. Yung welding talaga guys na ginagamit. Masyadong malaki yung spot niya guys, kaya TIG welding yung ginamit dito para may dikit yung nut natin. Ayan. Ganyan yung itsura niya guys. Bali ano guys, tatlong spot lang para dumikit itong nut. Ayan. Tapos yung sa wiring pala guys, no,
yung sa wiring nitong ating sensor, meron siyang tatlong wire. Merong pink, merong white, merong black. So yung pink at white dito sa ating dashboard, merong wire dyan guys na pink at white. Magpagapang na lang ka guys dito. Sa akin nilagay ko na siya sa loob ng harness. Pagapang na lang ka guys hanggang dito. Hanggang dito sa may batok niya guys. Hanggang dito. Nagpagapang ako dyan guys ng wire. Dun sa pink at white dito sa may dashboard natin. Pink at white guys. Magkapares naman wire sila dito sa sensor natin guys. May pink, white, black siya. So yung black guys, ikakabit nyo siya sa ground. So sa akin guys, sa case ko, kinabit ko siya dito sa ground ng ating dito. Ground ng ating stator. Sa green wire. Diyan guys, sa green wire. Ayaw mag-focus. Ayan guys, kinabit ko siya dito sa green wire ng ating stator. Ayan. Merong sakit dito yan guys, kung makikita nyo sa loob. May sakit dyan na green. Doon ko na lang tinap yung ground ng ating speed sensor. Ayan. So, pag nagawa nyo yan guys, napagdugtong nyo yung pink, white wire nitong sensor natin at pink, white ng ating dashboard na Raider 150. Nagpagapang na kayong wire pa ganun, okay na yon. Tapos yung black wire nitong sensor natin, green ng DL natin. Ayan guys. So ganun lang guys, no. Pink sa pink, white sa white, tapos yung black ng sensor, black wire ng sensor, ikabit nyo sa green wire ng ating motor sa Rossi DL. Kasi yun ang ground ng sensor natin. Pag nagawa nyo na yun guys, gagana na yung ating speed sensor sa mga naka-rider 150 na odometer dyan. Mapapagana nyo na yung sensor natin. Salamat nga pala guys kay Pops Emmanuel. Ayan. Siya yung nagbigay ng idea sa atin kung paano ba maikabit itong ating sensor. Balik ko na ulit siya guys, pakita ko ulit sa inyo na gumagana itong ating speed sensor. Balik na natin siya guys. So kaya ako nilagyan ng nut ito guys, no, para umiksi lang yung dito. Ayan. Kasi wala akong grinder, pinaputol ko lang to doon. So, mahaba pa yung nut kaya nilagyan ko ng washer. Ayan. So, kabit natin siya guys dito. So, ayan guys, pagkatapos natin higpitan na, kabit naman natin tong sensor niya. So yung dito pala guys sa ginawa ko. Diskarte nyo na lang guys kung paano nyo gagawin yung pagkabit nitong sensor niya guys. Ito na. Kasi hindi na kayo makapaglalagay ng sprocket cover dito. But sa akin guys, ayos lang. Pero kung magawa nyo ng paraan guys, no, kung paano lagyan ng cover ito. Ayan yung sprocket nyo, tapos malagay nyo itong sensor guys. Discarten nyo na yun guys kung paano nyo ganyan. Sa akin guys, ganyang ginawa ko. Pagawa ko ng flat bar, ayan. Tapos kabit natin ito guys, ayan. Yung pagka-welding pala nitong sa akin guys, hindi siya perfect, no, pero pwede na rin, nabarid nyo na rin guys. Ayan. Medyo lang siya, gumigiwang lang siya.
Yan guys, kung napapansin nyo. Medyo tabingi siya konti. Pero okay lang yun. Gumagana pa rin naman. Kabit natin tong sensor nyo. So ayun guys, nakabit na natin. No? Try ulit natin guys na paanda rin yung motor natin. Tapos kambi natin guys. Ayos na guys. So yun lang guys, no, sana nakatulong yung idea sa mga gustong magkabit ng speedometer ng rider tapos hindi nila mapagana yung speed sensor natin. Guys, sana makatulong itong video natin. So huwag nyo kalimutang mag subscribe sa ating channel, no, at i-click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. So ayan na pala ang itsura ng motor natin guys. Nakarimset pa rin. Ayan, harap likod. Tapos, yung dito guys, inalis ko lang yung cover. Ayan, para mapakita ko sa inyo. Ayan. Tapos, yun lang guys. Wala pa rin bago sa motor natin. Yun lang, shinare ko sa inyo yung idea para mapaga natin yung speed sensor natin. So, kita-kits ulit sa susunod na vlog. Ride safe always. Bye-bye.